Magandang araw, nagbabalik ang Euro TV News Update. Pagbabawal sa Philippine offshore gaming operators, inaasahan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na ihahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating itong State of the Nation Address. Ayon kay Pimentel, nagdudulot ng malaking problema sa bansa ang Pogo, kabilang ang pagpasok ng mga dayuhang sangkot sa krimen. Dagdag pa nito na hindi malaki ang kinikita ng gobyerno mula sa Pogo at marami ang mga ito ay sangkot pa sa ilegal na aktibidad. Sinusuportahan din ni Senator Joel Villanueva ang panukala at binigyang diin ang malaking social cost ng online gambling na umaabot sa 99.52 billion taon-taon ayon sa Department of Finance. Ani Pimentel, inaasahan nito na magugulat na lamang tayo sa darating na sona ng Pangulo. Samantala, nakuhanan sa CCTV ang isang pulis sa Tondo matapos itong magpaputok ng baril na nagsanhi ng kaguluhan sa lugar. Sinuspinde ang isang pulis sa Tondo, Manila matapos umano itong magpaputok ng baril habang nakikipag-inuman sa kanyang mga kapitbahay. Ayon sa report, nakita sa CCTV footage ng Barangay 87 ang pagpaputok ng isang pulis ng baril dahilan para magkaroon ng kaguluhan sa nasabing barangay. Sa kasulukuyan, sinuspindi muna ito sa kanyang tungkulin habang nakasalang ito sa investigasyon. Nasa kustudiya na ngayon ng Manila Police District ang pulis habang inahanda ang mga kaso laban sa kanya. Sa iba pang balita, dalawang babae na umano'y high-value individual ang naaresto sa Taguig City matapos maulian ng Cebu na nagkakahalaga ng mahigit 2.7 million ayon sa ulat ng National Capital Region Police Office. Sa isang ulat, sinabi ni NCRPO Chief Major General Jose Malencio Nartates na sina Elizabeth Villanueva, 26 na taong gulang, at Clarita Corpus, 58 taong gulang, ay naaresto sa isang sting operation sa Mariano Street sa Barangay Ususan ng lungsod bandang alas 6 ng gabi. Nakuha mula sa mga suspek ang 7 piraso ng shabu na nakatali sa transparent plastic na may timbang na 400 gramo at tinatansyang nagkakahalaga ng 2.72 milyon. Ayon kay Nartates, dinala ang mga suspek sa Taguig City Police Station at haharap sa mga kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At yan ang mga balitang aming nakalap hanggang sa oras na ito. Para sa ibang balita at impormasyon, bisitahin ang aming official website, eurotvph.com. Maaaring nyo ring mapanood ang iyong programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako si Dome Guerra. Sumasaludo sa bawat Pilipino.